Wala pa akong tulog. Sobrang daming hate comments. Okay guys, hi, ako pala si Beans and Unbox Diaries. And ayun na po, naglabas na po ng statement si Itel. At kung hindi pa alam kung ano yung nangyari kagabi, may ganap po kami kagabi. Nag-live po kami, Infinity Sale, and marami kaming papiso. 120 ang aming papiso last night. At kasama po doon si Itel A50. Kung nakasali ka sa aming live kagabi, nagpapiso deal po kami ng Itel A50 and ito po yung nangyari. Hindi lang po isa, hindi lang po sampu, kung hindi 6,500 po ang nakakuha ng Itel A50 na worth 1 peso. At kung hindi mo alam kung anong ibig sabihin nun, ang ibig sabihin po nun, 15.6 million pesos po ang nawala just like that in a moment from the brand. After nung live, God, after po nung live, ito po yung nangyari. Tumawag po yung CEO ni Itel. Naiyak po siya. Nautal. Di niya alam yung sabi niya. Ang sabi niya lang sa akin, yung pinaghirapan daw niya ng 2 years, nawala ng parang bula. 2 years. Ngayon bankrupt na. Well, potential bankrupt. So, 15.6 million, no joke guys. Not even sure kung para sila mag-bounce back dito. And ang sabi niya lang sa akin, kung pwede daw i-cancel po natin yung, kung sino man yung nakabili ng piso, ha, kung pwede i-cancel po natin yung ating order. At pero bago niya i-cancel, i-message muna niyo muna sila sa kanilang TTS account, TikTok Shop account. And sabihin niyo po, ito po yung aming nakuhang piso deal, kinancel ko na po, ito po yung ID ko, ito po yung aking order ID para mabigyan po kayo ng freebie. Kasi nga po, ano na lang yung pampalubag-loob na lang po ni Itel. Kasi nga, at least, kasi alam ko pinaghirapan nyo, nagbigay kayo ng oras, sayang naman yung pagod nyo, and they want to give back pa rin kahit ganun nangyari. Ayun, i-message nyo na lang po sila. Pero, ayun, alam ko, marami tong issue, may nagsabi nga DTI, hindi talaga sure kung ano yung mga legalities nito, pero one thing's for sure, the brand is in big trouble. Pero ito, nag-apologize na po si Itel PH, and hindi ko na po sasabihin kung sino po yung nagkamali doon. So, isa sa mga tao na nagkamali sa paglagay ng stocks, I'm not sure if magiging okay pa siya after nung nangyari, kasi nga, well, actually, marami sa kanila din magiging okay. Marami ang mawawala ng trabaho, for sure. Hindi nila kakayanin yung gastos. If hindi makakancel yung mga orders, talagang permanent loss na siya, and baka mag-close ba sila sa TTS lang, o baka sa Shopee din, or sa Laz. Pero I highly doubt. Kasi, nakuha mo na eh. Itel A50, piso, parang malabong ibalik ata ng tao yun. Siguro mga 20% lang siguro ang magbabalik nito. Malaking loss pa rin yun. Seriously, isipin mo, parang nakakita ka ng cellphone sa daan. Walang ibang nakakita. Nakuha mo. Tapos brand new pa. Ibabalik mo pa rin ba yun? Pero to, sinasabihan na po kita kung if you're following me right now, if you still believe in Itel, if you believe in their products, alam kong maganda, sobrang ganda ng product po ni Itel. And sana magtuloy-tuloy pa tong brand na to, kasi nga mahirap guys. Pag na bankrupt sila, goodbye, wala na pong ganitong klaseng brand ang magbibigay ng ganitong klaseng presyo, specs para sa atin. Kaya hopefully guys, tulungan po natin sila. At sa lahat po ng
nakabili ng piso deal na ITEL A50, i-cancel na po natin yan. I-cancel nyo na po yan para wala na po tayong problema. Magbibigay na lang po sila ng freebie and ito guys, gagawa natin ng paraan yan. I will make sure na hindi nasayang ang inyong pinaghirapan, ang pagod at oras na binigay nyo sa amin dun sa live. I will make sure na maayos natin yan. We are really sorry for what happened. I am sorry for what happened. Matindi ang nangyari talaga. I hope you find in yourself to forgive us, to forgive ITEL for what has happened. I just hope that hindi to maging source of hate sa ating dalawa. Ayun na naman. Thank you so much for supporting us. Thank you so much. And I'm sorry.